So kung hindi mo pa napapanood yung ReZero Season 1 at Season 2 Episode 1, please X mo muna tong video na to kasi may mga sasabihin ng spoiler. So, X mo na. Paalam! Hey yo, my name is Ayame and today's video, pag-uusapan natin ang pinakainaabangan kong anime this 2020. At yun ang ReZero Season 2 na dapat ipabalabas nung April pero na-delay. Pero para sa akin, okay lang. Ang mahalaga, maayos yung pagkakadap ng anime. Ayoko matulad sa nagyari sa Seven Deadlies in Season 3. Pero still, sobrang worth it pa rin yung paghihintay ko ng 4 years. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nagkaroon ng ReZero Season 2. Akala ko matutulad rin to sa No Game No Life. Sobrang special para sa akin ng ReZero dahil sa anime na to, nagustuhan ko manood ang anime. Alam mo yung excitement na nararamdaman mo kasi ang tagal mo naghintay. Kaya sa sobrang saya ko na tears of joy ako habang pinapanood ko tong episode 1. Pag-usapan naman natin yung first scene ng episode na to. Ang cute nila Petra Chan at Emilia Tan. At yung nag-spout si Emilia, ang cute niya sobra. Sobrang peaceful ng part na to. At sinabi ni Subaru na nag-confess sa kanya si Rem. Pero hindi maalala ni Emilia kung sino si Rem. Dahil nakalaban nila Rem yung dalawang sin Archbishop na si Gluttony and Greed. Kahit alam niyang hindi siya mananalo, kinalaban niya pa rin si Gluttony and Greed. Pero habang kinakalaban niya yung dalawa, iniisip niya pa rin si Subaru. Kaya napaka-precious talaga ni Rem. Malaki yung tiwala niya kay Subaru kasi alam niyang si Subaru lang makakatalo kay Gluttony and Greed. At bago matalo si Rem, iniisip niya pa rin yung pangarap niya na makasama si Subaru at magkaanak sila. At pag-usapan naman natin yung voice acting, sobra kong nagustuhan yung pagkaka-voice acting kay Gluttony. At tignan nyo, ito yung pinaka-favorite scene ko. Pakinggan nyo. Diba napaka-fantastic ng pagkaka-voice acting? Nag-deliver na maayos yung script at yung the way na mag-talk, ang galing. Pati yung boses niya talaga, napakaganda. Kaya hinanap ko kung sino ba yung nag-voice acting kay Gluttony. At si Kengo Kawanishi. At lahat ng mga binoice act niyang character, isa sa mga lovable character. Tulad ni Jen Asagiri ng Dr. Stone at Mika from Iron-Blooded Orphan. Napaka-amazing na voice acting niya. Kaya ang hirap i-hit ni Gluttony. Kahit na kinuha niya yung memory ni Rem at si Grid, gusto ko yung character design niya at yung personality niya. Gusto niya lang naman makatapos makapagsalita at ayaw niya makipaglaban. Pag-usapan naman natin yung music. Sadly, walang opening song at ending song. But yung OST is pretty good. So yung second part nitong episode na to, nakaka-depress, sobrang sad. Kasi walang magawa si Subaru, may limit yung return by death niya. O pala, na-curious lang ako, ba't si Subaru lang nakakalala kay Rem? Sana explain to sa susunod na episode. Dahil kay Rem naging malakas si Subaru, hindi sumuko si Subaru at maging matapang at harapin yung problema. At maraming taong may ayaw sa kanya kasi pinili niya pa rin si Emilia kahit napaka-precious ni Rem. Pero sa totoo lang, napaka-realistic ni Subaru. Una niyang nakilala si Emilia at dahil kay Emilia, nagkaroon siya ng reason para mabuhay. Kasi si Emilia yung una nag-save kay Subaru at nagpakatotoo lang si Subaru sa nararamdaman niya. Sorry na wala ako sa topic, my bad. Pero still, kahit na maraming may ayaw kay Emilia, pareho ko silang love ni Rem. At pag-usapan naman natin yung last scene ng episode na to, sobra akong nagustuhan yung hinag ni Emilia si Subaru para i-comfort. Parang ganun rin yung nagyari sa season 1, nung tinulungan ni Rem si Subaru para iligtas si Emilia. Ngayon naman, si Emilia yung tutulong kay Subaru para iligtas si Rem. Pinakita dito sa episode na to na pareho sila Rem at Emilia na precious. Napaka-amazing ng episode na to, ng animation, voice acting, at music. Yung first half nitong episode na to, napaka-intense. At yung second half, aminin natin, maraming may ayaw nito. Pero para sa akin, nagustuhan ko kasi tama-tama to para binibuild up niya yung mga susunod na episode. Kaya sobrang excited na ako sa episode 2. Sadly, 13 episode lang tong season 2 part 1. Sabi ng mga kakilala ko, pagkatapos nitong arc na to, yung next arc sobrang dark at sobrang amazing. Kaya sobrang excited na ako. Gusto ko malaman yung opinion nyo dito sa episode na to. Kaya feel free to comment and like this video kung nagustuhan nyo tong video na to. Subscribe kung gusto mo pang marinig yung opinion ko. Sobrang laking tulong yun para sa akin. Kaya like and subscribe. And click the bell icon para ma-notify ka kapag nag-upload ako. Ang dami pang parating na video at alam ko magugustuhan nyo yun. Katulad ng anime review, manga, doujinshi at hentai review. Abangan nyo lang at mag-suggest na rin kayo kung anong gusto nyong i-review ko. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Paalam!